Pwedeng gawin ang pagbawi sa mga pirma sa signature sheets na may kaugnayan sa People's Initiative, pero magiging matrabaho ito ayon sa COMELEC. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Nakatago lang sa mga local COMELEC office ang mga naisumite sa kanilang signature sheets na may kaugnayan sa pagpoproseso ng People's Initiative sa pag-amyenda ng saligang batas. Kasunod yan ang utos ng komisyon na isuspinde ang pagtanggap ng mga pirmadong papel. Hanggang ngayon, wala na raw silang natatanggap ng mga dokumento. Samantala, pinahihintulutan umano ng COMELEC ang withdrawal o pagbawi sa pirma ng mga rehistradong botante. Yun nga lang, magiging matrabaho raw ito. Like 20,000 people coming to their offices para, I'm withdrawing my signature. Parang mas tumultuous pa yan kesa sa registration. Meron tayong 200 na tao. Sa withdrawal, we're talking about 1,000. Para mabawi ang pirma, ayon sa COMELEC, kailangang makakuha ng affidavit of withdrawal of signature ng isang botante. Ayon pa sa komisyon, magiging pahirapan ang paghahanap sa bulto ng mga signature sheets. Naka-pull their number, barangay, in some, but others, mix. May nagbigay sa San Luis, halo-halo. Wala pa naman daw nagsusumite sa mga tanggapan ng COMELEC sa Batangas ng affidavit of withdrawal. Samantala, bago pa ang suspensyon ng pagsusumite ng signature sheets sa COMELEC, nakatanggap na ang komisyon ng pirmadong papel mula sa 1,072 na munisipalidad at lungsod sa bansa. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog.